Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang aking reading para sa mga Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kung hindi ka makaka-relate, check your natal chart. Pero kung makaka-relate ka, kunin mo yung mga advices or messages dahil pwede makatulong ito sa'yo. So start na po natin. Pwede magkapalit-palit ang rules dito, okay? So pwedeng ikaw to cross-watcher, pwedeng ikaw to Leo, pwedeng ito yung person mo. So start na po natin. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. What do we have here? Energy ni Leo. Okay, your main energy is the Four of Wands. And main energy naman ng person mo. High main energy ng person mo is the Devil. For some of you, could be dealing with an Aries, Leo, Sag, or Capricorn. So, kunin naman natin yung card para dito sa deck na ito. For Leo, please. Okay, we have here reconciliation. I would like to get two more cards for Leo, please. Okay, romantic feelings worth waiting for. Oh, one more card pa pala. Okay, soulmate. For Leo. Summarizing and Venus sign, there's this Chariot and the Hermit. Leo, summarizing and Venus sign. Okay. Wala. Hindi ko po ito kukunin. What do we have here for Leo, summarizing and Venus sign? Okay. Queen of Cups. Could be dealing with the Virgo, Capricorn, Cancer, Leo, Aries, Sagittarius, Scorpio. Okay. So, sinasabi dito. Alam mo, there's travel. So, pwedeng yung person mo is malayo sa'yo. Okay? Could be dealing with your soulmate here. For some of you. And someone here is waiting, naghihintay para dito sa pagbabalik nitong person mo, especially if you have this great distance. Pwede rin mang hindi great distance. Pero I can feel like yung sa pagmumuni-muni or yung if your person mo is currently magkahiwalay kayo and mag-isa lang siya. I feel like there's this feeling na parang nakatali or hindi lang siya makaalis sa sitwasyon. Pero gustong-gusto kanya, especially if it has something to do with marriage for some of you. Gusto kang makasama or gusto kang makita nitong person mo. Kaya lang parang wala siyang magawa. There's a feeling na parang kailangan niya mag-travel to see you. There's a lot of love dito sa side mo, especially if you are a female here. Nakikita ko na mahal mo tong person na to, but with the King of Wands, I see someone here na could be good at business. Okay, and for some of you, pwedeng you're helping other people. And magaling ka eh. I can feel like your person currently nandito siya sa stage na parang medyo down siya or meron siyang sinisimulan or nagsisimula and you're helping this person. So, let's see. What do we have here for Leo, summarizing and Venus sign? Star here, so could be dealing with an Aquarius. Nagulo. Wait lang. What do we have here for Leo? Sun, Moon, Rising, and Venus sign. For Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Knight of Wands. And when did I see Knight of Wands? Nagpakita kasi sa akin si Knight of Wands eh. So parang yung person na gustong-gusto talaga niya mag-travel, gustong-gusto niya mahawakan, kaya lang wala eh. Hanggang communication lang kayo. For some of you, pwedeng may communication kayo through text or chat. Pero parang wala rin. Yung iba sa inyo, wala. Walang communication at all. Pero yung person mo is really looking forward dito sa relationship dito. What do we have here? Hindi pa natatapos. Para dun sa mga walang communication, hindi pa natatapos. Maaaring yung person mo currently is,
concentrated sa kanyang finances or sa career niya, kung siya ay nag-aaral pa sa kanyang studies, dun siya mas nagfo-focus. For some of you, there's a I don't know, are you already committed? Pwedeng you're already stable eh. Pwedeng you're already committed. Pwedeng pamilyado. I see a family here, so pwedeng you're already committed and there's this feeling na parang medyo mahirap kang abutin ng person mo. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa ha, in fairness. Hindi nawawala ng pag-asa itong person mo. Although nagko-concentrate siya dito sa sarili niya. And I can feel like whatever he or she is doing, nandun ka eh. Maaaring niloloko niya yung sarili niya sa ngayon. Eh, parang ayaw niyang isipin ka and gusto parang tinatanggal ka niya sa isip niya. Pero hindi kanya, I see obsession. So yung feeling na nakukuha ko dito sa person mo is kahit malayo ka, kahit medyo mahirap kang abutin, mahal na mahal ka niya and hindi kanya maalis sa isip niya. Kaya there's a feeling na magta-travel siya to see you, to have you back. Okay? And there's this waiting stage. So maaring naghihintay siya para umalis ka dyan sa sitwasyon mo na yan if you're already married. And also, alam mo, malaki yung pagmamahal mo dito sa person na to eh. Basta nakikita ko dito, there's a lot of love here. Kaya lang may nagbabantay, kaya lang pinipigilan mo yung sarili mo or itinatago mo itong emotion na ito dahil nga maaaring you're already committed, you're already married. And you're looking forward para dito sa person na to na siya yung unang gumawa ng movement para magkaroon kayo ng pagkikita. Kasi gusto mo rin eh. Gusto mo rin siya. Kumbaga kahit papano, gusto mong malaman kung ano yung mga gusto niyang sabihin, yung mga gusto niyang i-offer sa'yo. Gusto mo rin malaman yon. Kaya lang, of course, you're still committed, you're still in a relationship, kaya nangyayari dito, mas nagfo-focus ka sa mga kaya mong ibigay sa ibang tao. You're like, for some of you, medyo helpful kind of a person ka eh. So, maaaring meron kang mga tinutulungan, or if you are, kung wala naman, I see you as a breadwinner dito sa family mo, and dito ka mas nagfo-focus. Pero dito sa emotion mo, I feel like you give up. Parang, if there's a soulmate connection, you know, for some of you, there's a soulmate connection, and you know it. Para naman doon sa iba, hindi nila paalam, pero there's a high chance that you are dealing with your soulmate and currently, nandito kayo sa stage na magkalayo kayo. For some of you, pwedeng yung person mo is also married din or pwede na namang hindi. Pwedeng may children involved lang. Pero alam mo, kahit ilang years yung tinagal ng pagkakahiwalay ninyo, there's this feeling na yung lalong tumatagal, lalong lumalaki yung emotion niya or yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya parang waiting lang siya na bumalik ka. Yun yung emotion dito na nakukuha ko. Mahal-mahal ka ng person mo eh. For sometimes, hindi nga lang niya inaamin. Not only sometimes, most of the time. Hindi niya lang inaamin sa sarili niya. Kasi minsan ang kaaway niya or yung kalaban niya is yung sarili niya. Pero alam niya naman, naghihintay siya. Or hindi siya nakikipag-commit sa iba. If this is a single person, maaaring hindi siya nagkakaroon ng solid commitment sa ibang tao. Kasi alam niyang ikaw yung dapat para sa kanya. So parang hoping pa rin yung person mo. Looking for, at saka parang tingin ko naman sa kanya, wala siyang pakialam sa pagiging single. Or parang okay lang sa kanya maging single kung single siya. Walang problema sa kanya yun. Andito siya sa stage na waiting siya. Kung, let's get more cards. Kaya nga, kukunin ko to. We have 4 of swords, 2 of wands, the wheel, and 9 of wands. Okay. Could be dealing with a Leo, Sagittarius, and Aries here. Alam mo sa nakikita ko, yung person mo sometimes in denial rin siya eh, sa sarili niya. Pero for some of you, may aaring alam mo. Kasi for some of you, pwede may connection kayo. Pero pwede rin namang wala.
Pero for what I can see here, there's a choice na kailangan pagpilian. And with the will, kailangan may pagbabago. Kasi hanggang ngayon na wala pang pag-alis, or wala pang pagsugod na nangyayari, or wala pang desisyon na ginagawa, hindi magkakaroon ng pagbabago. Pero I see changes, mangyayari yung pagbabago na yon. Hindi ko nga lang masasabi sa inyo kung this year mangyayari yon, dahil nasa sayo po yon kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Pero yung person mo currently, hindi siya makasugod, hindi siya makagawa ng action. Until now, iniisip ka niya bago siya matulog or bago siya, you know, madaling araw, usually madaling araw, iniisip kanya or patanghali if there's this free time ng tanghali. So if he or she is working during tanghali, wala siyang ginagawa, or for some of you, pwedeng, yun nga, pag wala siyang ginagawa, nagmumuni-muni siya, and there's this feeling, there's this energy na nakukuha ko talaga yung person mo, ikaw yung iniisip niya. Kailan siya makakasugod sa'yo? Naghihintay siya, nandito yung nasasaktan siya hanggang ngayon, iniisip ka niya, gusto niyang gumawa ng action, kaya lang hindi siya makagawa. Kasi nga, kailangan ng pagbabago. For some of you, pwedeng kailangan niyang mag-travel to see you. And that is what he or she really wants. Kaya lang sa ngayon, hindi siya makaalis. Hindi siya makagawa ng action kasi nga, hindi niya rin alam kung paano mo, kung aalis ka ba or not lalabas. Or kung magkakaroon ba kayo ng pagkikita. Parang ganun. Kung kamahirap eh. Especially if you're already in a situation na stable ka na. Or meron ng family involved dito. May children na. Medyo mahirap. At saka for some of you, pwedeng hindi ka rin kasi talaga nag-open up dito sa person mo. Kaya hindi niya alam kung paano gagawin niya. Parang ganun. So let's see. Asa na? Ayun. Would like to get the advice for you. What is the advice for our Leo friends here? Sun rising, Venus sign. Okay. So the advice for you is sa ngayon, itago mo lang kung ano yung emotion mo para dito sa person. Tama lang yung ginagawa mo, especially if there's other people involved na alam mong masasaktan. Alam mo, nasasaktan yung person mo eh. Nasasaktan yung person mo ngayon. Pero, pag sinabi mo or pag nag-open up ka sa kanya, mas lalong mas masakit ito para, kumbaga, mas maraming taong masasaktan, especially if you are already committed. So, kung ikaw ay may tinatago, sa ngayon sinasabi dito, itago mo lang, okay lang yan. Why? Kasi hindi pa tamang panahon. And with the King of Swords here, I feel like, for some of you, syempre, may distance pa. And ang hirap naman mag-aaminan kayo through chat or through phone, hindi magiging I don't know, pleasurable for you. And parang with the Seven of Pentacles, kailangan muna ng improvement with regards to money, especially if you're going through financial loss, or ayun nga, medyo may problem pa regarding money, medyo i-grow mo lang or mas mag-focus ka lang doon. And I don't see your person na ready pa rin siya, so just wait for it. So okay lang kung itinatago mo yung emotion mo para dito sa person mo. Oo, mahirap. At saka there's this feeling na parang nasasakal. Wala kang magawa. Pero for what I can see here, hindi pa rin ready ang lahat. Pero time will come. Time will come, guys. Time will come na susugod ang person mo sa'yo. If he or she is already ready, hintayin mo lang yon. Okay? Could be dealing with a Gemini, Libra, Aquarius here. So, pwedeng yung person mo is, pwedeng hindi yung mga sign na yun. Huwag kayong mag-focus sa sign. Yun yung main energy lang. So, susugod siya. Ay, hintayin mo lang. Sa ngayon, focus on yourself and for your finances. That is the advice for you. This is your soulmate. For some of you, this is your soulmate. So, mangyayari lahat sa tamang panahon, sa divine timing. So, kailangan mo lang maghintay. Okay, so sa ngayon, medyo hindi pa, pero mangyayari yung reconciliation na yan. Magbabalik itong taong to. So, yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Please do like and subscribe to our channel. You can like and comment. Ma-appreciate ko po lahat ng yan. And I love you all.